Magandang hapon pong muli sa inyong lahat. Ako po ito ang tuwa sapagkat bago po ako magsampung taong pari ngayong darating na Mayo, ay nakasama ko po sa misa ang aking dating formator sa theology, si Reverend Father Babaylon. Siya po ang dati naming provincial superior ng Missionaries of Faith. At siya po ngayon ay kasalukuyang naka-assign sa aming general house sa Italy. At wala po kaming usap na siya'y pupunta dito. Nagkita lang po kami dyan kanina sa labas. At siya'y naanyayahan kong magmisa. Thank you po, Father Bob. At welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Tingnan niyo po ang inyong mga katabi. Yan. Nakikita niyo ba si Jesus sa katabi ninyo? Yan. Nararamdaman mo ba si Jesus sa kanya? Do we see God in other people? Tandaan natin, mga minamahal ko, mga kapatid, na tayo ay huhusgahan ng Diyos kung paano tayo namuhay, kung paano tayo nakitungo, kung paano tayo nagpakita ng pagmamalasakit, at kung papaano tayo nagpahalaga sa ating kapwa. This is what our gospel is telling us today. There will be a day of judgment. When the Son of Man comes in His glory, and all the angels with Him, He will sit upon His throne, and all the nations will be assembled before Him, and He will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on His right and the goats on His left. This reminds us the time will come when the Messiah will gather all the people in the world and separate each of them, those who will be rewarded in heaven and those who will be tormented in hell. San kaya tayo mapapabilang? Sa mga tupa ba o sa mga kambing? Sa mga pagkakalooban ng buhay na walang hanggan o doon sa mga parurusahan? Paano ba tayong namumuhay? To be on Jesus' side means we care for the poor, the needy, the sick, the lonely. Sabi ng Panginoon, "Amen, I say to you, whatever you did for one of these least brothers of mine, you did for me." Inaanyayahan tayo ng Panginoon na maging generous, maging mapagbigay. At hindi lamang pag sinabing mapagbigay ay material na bagay ng ating naiisip, kundi maraming bagay tayong pwedeng maibigay yung ating panahon. Choose only the best. At share ko lang po sa inyo, si Father Bob po, doon siya ay aming rektor sa seminaryo. Masipag po yan. Pinagluluto po kami ng tanghalian kasi wala kami po sa religious, sa Missionaries of Faith po. Wala po kaming tagaluto. Kami ang nagluluto. Siya pong nagluluto para sa amin pagtanghali kasi kami galing sa school. Pag-uwi po namin, nakapagluto na po siya. At kung minsan, pag siguro ay nakikita niyang ang dami na naming labahan sa aming mga laundry basket, kasi nandun po sa laundry namin yung mga laundry basket namin, nandun yung mga labahan namin, pag-uwi namin, laban na lahat. At sasabihin niya sa amin, "Nilaban ko na yung mga damit niyo. Mamaya, tuyo na yon, tiklopin niyo na lang." So, thank you po, Father Bob. Ganun po siya kabait sa amin. Kaya nung kami po ay naging pari, talagang pasasalamat namin sa kanya. Bilang isang pari, bilang isang seminarista nung panahon na yon, napakabait ng pari ito. Isang leader, gumagabay sa amin, pero yung ginagawa niya, sobra pa sa isang leader, sobra pa sa isang kapatid. Kaya kami nagpapasalamat sa kanya. Mga minamahal ko, mga kapatid, ano kaya
ang kwento sa atin ng ibang tao ng kabutihan na ating ginawa na hindi ina-expect na kaya nating gawin para sa kanila, lalong-lalo na sa mga nangangailangan ng tulong, lalo-lalo na sa mga nahihirapan. Ano kaya ang ating kayang gawin para sa kanila? At ito yung inaanyayahan tayo ng Panginoon. God is inviting us to help other people, to be generous, to share how we care. At higit sa lahat, ipadama natin ang presensya ng Diyos sa kanila. May we become selfless, genuine, and show authentic love to one another. Amen.